nakilala na natin ang ilang halimaw, multo, paniniwala at iba pa mula sa Pilipinas, sa Griego, sa Japan, sa China at iba pang bahagi ng mundo. Maraming mga nilalang ang punong-puno ng kababalaghan at karamihan dito ay makikita sa kagubatan. Isa na nga dito ang Leshy, isang forest spirit na mapaglaro sa mga tao. Ayon sa paniniwala, ang nilalang na ito ay umiiyak sa tuwing ang isang puno ay pinuputol. Halina't kilalanin natin ang mitolohiya sa likod ng Leshy. Isa ang Leshy sa mga nilalang na mayroong pinakamagulong pinagmulan. Kapag sinabing magulo, ang paniniwala sa nilalang na ito ay iba-iba magmula sa iba't ibang parte ng Europa. Pinaniniwalaan na mula pa noong 17th century nakilala si Leshy mula sa isang literary work. Ang Les ay isang salitang Slavic na ang ibig sabihin ay forest lord. Ito ay isang Slavic mythology na kalat na sa parte ng Eastern Europe at ito na din ang dahilan kung bakit ito nagkaroon ng iba't ibang paliwanag sa mga tao. Karamihan nagsasabi na totoo ang nilalang na ito at ito ay nakita nila at nakasalumuha pa. May mga naniniwala na ito ay isang tao na sinumpa. Maiba naman na naniniwala na ito ay isang demonyo o hindi naman ay isang anghel na ibinaba sa kalangitan dahilan upang maging masama ang nilalang na ito. Ang Leshy ay naninirahan sa kagubatan. Ayon sa mga kwento, pinaniniwalaan ng karamihan ng mga magulang na nakatira sa kagubatan ay pinapadala nila ang kanilang mga anak sa loob ng kakahuyan upang maturuan ng leksyon ni Leshy. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay namumuhay lamang ng mag-isa, pero ang iba naman ay naniniwala na kasama niya sa kakahuyan ang kanyang pamilya. Nariyan ang pinaniniwalaan na kanyang asawa na si Les Chachika na maaring isang fallen angel o hindi naman ay isang sinumpang babae. Ang kanyang asawa na mismo ang tumanggap sa kanya at nabubuhay ang dalawa sa kakahuyan. Pinaniniwalaan din na ang mag-asawa ay nagkaroon ng anak. May ilang naniniwala na totoo na nagkaanak ang dalawa, pero meron ding mga taong may agam-agam na ang sinasabing anak ay ang mga batang naliligaw sa kakahuyan at kanilang kinukuha at tinuturing na anak. Ang ilan ay naniniwala na si Leshy ay mabait sa mga mababait na taong kanyang nakakasalamuha. Hindi lamang mabait, ngunit ito ay nagbibigay din ng ilang regalo dahil sa kanilang kabaitan. Ilang mga paniniwala na ito ay nagbibigay ng baka para sa mga mahihirap na mamamayan. Maging ang isang mabuting prinsipe ay kanyang tinulungan sa paglalakbay upang makilala nito ang prinsesa na kanyang pakakasalan. Pero ang lahat ng nilalang ay mayroong masamang side. Tulad na lamang ng paniniwala na si Leshy ay nangunguha ng mga sanggol na hindi pa nabibinyagan o hindi naman ay mga batang pumapasok sa kagubatan upang manguha ng ilang mga bunga ng puno at manghuli ng isda. Ang mga batang ito ay hindi na nakakalabas pa. May mga paniniwala din na kung minsan ay inililigaw niya ang ilang tao na pumapasok sa kagubatan. Naniniwala ang iilan na si Leshy ay madalas bumibisita sa bahay inuman upang makiinom ng ilang alak. Matapos niyang makainom ay babalik na siya sa loob ng kagubatan kasama ang mga alaga niyang lobo. Ang ilan naman ay naniniwala sa kwento na kung ang isang tao ay nakagawa ng isang bagay na ikinaiinis ni Leshy, ito ay kanyang ililigaw sa kakahuyan. Ang mga ito ay gagawa ng paraan upang mapatawad at upang mawala ang inis ni Leshy sa kanila. Ang pagbabaligtad ng damit at maging pagbabaligtad ng sapatos ay maaring makatulong upang makawala sa pagkakaligaw. May paniniwala naman na maaring makatulong ang ilang dasal upang mapabaligtad ang sumpa na ibinigay ni Leshy. Ang pagpapapoy din sa asin ay pinaniniwalaan na makakatulong. Kung ang ilan ay naniniwala na hindi nananakit ang isang Leshy, marami pa din ang naniniwala na ito ay gumagawa ng ikapapahamak ng isang tao. Naniniwala ang ilan na ito ay masamang nilalang na gumagawa ng kakaibang iyak na maririnig sa kagubatan. Nagagawa din itong manggaya ng boses ng isang tao na kanilang ginagawa upang mapunta sa kanilang mga kuweba. Kumbaga, aakitin ka nito o hahayaan itong maglaro ang iyong curiosity. Siyempre nga naman, pag may narinig kang magandang boses ng babae, ikaw tong si Superman, hahanapin agad yun. Malay mo, chicks pala. Well,
sa pagkakataon na mapunta ang taong ito sa kuweba. Hindi ito naman sasaktan ni Leshy, pero kikilitiin lamang nito ang kanilang biktima hanggang sa sila ay magsawa. Ang kulit din ni Leshy, ano? Matapos nilang makiliti ang biktima, papakawalan at tatanggalan ng memorya ang mga biktima upang hindi maalala ang mga naganap na pangyayari. Ewan ko pero feeling ko kakaibang fetish ng Leshy na ito. Pinaniniwalaan din na hindi lamang iisa ang Leshy na naninirahan sa loob ng kagubatan. Ang mga ito ay nanganganak at dumadami. Dahil ang mga ito ay pinapangalagaan ng kanilang teritoryo, gagawin nila ang lahat upang hindi ito mapasakamay ng iba. Ang ilang paniniwala na ang nilalang na ito, kasama pa ang ilang mga halimaw, ay nakatira sa isang malaking palasyo na malayo sa mga tao. Sa tuwing sasapit ang tagsibol, ang mga nilalang na ito ay lalabas at manggugulo sa kagubatan at may paniniwala din na nang-rape ng mga babaeng naliligaw sa loob nito. Tuwing panahon naman ng tag-init, ang mga ito ay pumupunta sa kagubatan upang makapangloko ng mga manlalakbay pero hindi nila ito sinasaktan. Sa panahon naman ng taglagas, ang Leshy kasamang iba pang mga halimaw ay nagsisimula ng manggulo at nananakot ng mga taong pupunta sa loob ng kakahuyan. Pagdating naman ng taglamig, ang Leshy ay babalik sa kanyang tahanan at doon ay magpapahinga hanggang sa dumating muli ang tagsibol. Ang ilang simbahan sa kabayanan ng Eastern Europe ay kinilala si Leshy bilang isang demonyo at pinangalanan na Boruta. Pinaniniwalaan na ito ay isang demonyo o isang masamang espiritu na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa impyerno. Katulad na lamang ng ibang paniniwala, nakatira rin ito sa kagubatan. Ito na mismo ang pinakamalakas na tagapangalaga at tagapagbantay ng kagubatan at ng mga hayop na naninirahan dito. Kung minsan ay inilalarawan ito bilang isang tao at ang damit nito ay balat ng isang malaking hayop. Ang ilan ay naniniwala na ang diyos ng mga baka at ng iba pang mga hayop na si Bog Veles ay si Leshy mismo na bumaba naman dito sa ating mundo. Samantalang iba naman ay naniniwala na si Leshy ay isang tagapagsilbi lamang ni Veles. Kaya ng Leshy na baguhin ang kanyang laki at iba pang katauhan pero madalang lamang siyang makita ng mga tao na pinapakita ang ganitong abilidad. Ang tanging bagay lamang na makakapagsabi na siya ay nasa paligid ay mula sa kanyang malakas na tawa at pagkanta na malinaw na naririnig ng mga tao. Sa tuwing ito ay nakikita ng mga tao, makikita ito bilang isang matangkad na lalaki at mayroong puting mukha na labis na kakaiba. Makikita ang kanyang buhok at balbas na isang patusok na dahon at ang kanyang balat ay katulad ng balat ng isang puno na bitak-bitak. Hindi lamang sa kakaibang laki, mukha at balat, pero wala din itong kanang tenga, kilay at pilik mata. May mga paniniwala na ito ay maaring makita bilang isang mahirap na tao, isang kuskusin kumbaga, pero ang mga mata nito ay nagliliwanag at ang sapatos nito ay makikitang nakabaligtad. Dahil sa kakayahan nitong magbago ng anyo, may paniniwala na makikita ito bilang isang puno o hindi naman ay isang malaking dahon sa kakahuyan. Ang Leshy ay mayroong maputlang balat at ang kanyang mata ay nagliliwanag na kulay berde. Kung minsan naman ay makikita ito na mayroong puntot, ang paa nito ay katulad ng isang kabayo. Ang dugo ay pinaniniwalaan na kulay asul, dahilan upang makita sa kanyang pisngi ang ilang kulay na asul. Maraming naniniwala na simula pa nung unang panahon, kung ito man ay makikita sa kakahuyan, mapapansin ang pulang panyo na nakatali sa kanyang kaliwang sapatos na nakalagay naman sa kanyang kanang paa. Mapapansin din na ito ay hindi nagtataglay ng isang anino. Kung ilalarawan naman ito bilang isang demonyo o isang masamang espiritu, mapapakita ito bilang isang normal na tao. Pero ang kanyang balat ay kulay asul. Nagtataglay ng dalawang sungay, berdeng buhok at berdeng balbas. Kagaya nga ng sinabi ko sa umpisa pa lamang, maraming kwento tungkol sa Leshy at marami din itong paglalarawan. Sa Dictionnaire Infernal, ang Leshy ay inilalarawan bilang isang demonyo o espiritu. Bilang espiritu, pinoprotektahan nito ang mga ibon, hayop at puno. Kadalasan siyang nakikita na mayroong katawan ng isang tao, pero ang balat nito ay kulay asul. Meron itong dalawang malaking sungay at isang mahabang balbas ng kambing. Ang kanyang pang-ibabang katawan ay katawan ng isang kambing. Makikita din ito na may daladalang pamalo o hindi naman ay latigo
na nagpapakita na siya ang namumuno sa kagubatan. Kung mapapansin, ang isang leshy ay isang mapaglarong nilalang na hindi pumapatay ng mga tao dahil hindi siya pumapatay ng tao, maihahaling tulad natin ito sa isang nilalang sa Pilipinas na tagabantay din ng mga kagubatan. Ang mga nilalang na tanging kagustuhan lamang ay maging maayos ang pamumuhay ng mga hayop na naninirahan dito. Tulad na lamang nila Maria Makiling at iba pang mga diyosa, mga engkanto, kapre at tikbalang. Although may mga kwento sila ay pumapatay, halos karamihan ng kwento sila ay kumukuha lamang. Sa panahon ngayon, hindi mo man makikita ang mga nilalang na mayroong kapangyarihan at mayroong kakaibang itsura. Ang mga nilalang na tagapangalaga sa kagubatan ay ang mga taong sumasakit dito. Ang mga taong gumagawa ng paraan upang walang maputol na puno at mapatay na hayop na ginagamit sa ilang mga bagay. Pagpatay ng usa, paghuli ng mga ilang uri ng ibon na malapit ng maubos, at iba pang mga hayop na tahimik na naninirahan sa kagubatan. Ang mga taong ito na mismo ang dapat pasalamatan dahil sa kanilang katapangan. Wala man silang kapangyarihan kagaya ng isang leshy, ginagawa naman nila ang kanilang makakaya upang hindi lubusang masira ang ating mundo.